Hello. Hello, mic test. Ayan. Muli, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid dito sa ating church. Hello, Ate Annie, Kuya Alvin. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At of course, magandang gabi din po sa mga kasama natin sa ating pong online broadcast o sa ating FB Live. Welcome po sa ating pong gawain ng ating pong pagsamba ngayong midweek. Hatid po yan sa atin ng ating church. Dito po sa Gatbuca, UMC, Kalumpit, Bulacan. Ngayon po ay muli nagbabalik tayo para isagawa ang atin pong blended worship. Tayo po ay nasa current level 3 ulit, kaya tayo ay nasa 50% capacity. Simula po ngayon yan at sa Sunday, ganun din po. Kaya patuloy nating ipinag-aanyaya ang lalo na sa ating mga kapatid, sa mga kapatiran po ng Gatbuca United Methodist Church, we are at 50% capacity sa darating pong linggo. At sa gabing ito, dumako tayo sa ating pong pagsamba, ano? Let us engage sa ating pong worship. Kung kaya nyo pong mag-share ng ating pong live worship or any comments, we will appreciate that. Ano po, gumanap tayo ng lugar kung saan ay walang abala sa atin pong pagsamba. Dumako po tayo sa atin pong panimulang awit. Sabayan nyo kami, awitin natin ang As We Gather.
Father, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Saglit na manalangin. Hallelujah, Panginoong Diyos, aming Panginoong Jesucristo, Banal na Espiritu. Salamat po sa muling pagkakataong itong iyong ipinagkaloob sa amin para kami ay magsama-sama na magsagawa ng pagpupuri at pagsamba na tanging iniaalay namin sa iyong pangalan. Maraming salamat po sa kalakasang handog mo sa amin sa kabuuan ng maghapon. Salamat po sa kakayahan amin pong maisakatuparan ang mga gawain, ang mga misyon, ang mga tungkulin na sa amin po ay iniatang mo. At ngayon, Panginoon, narito kami sama-sama. Naway bigyan mo kami, Panginoon, ng excitement, patuloy po na kauhawan sa iyong mga salita at sa iyong pagkilos sa amin pong mga buhay. Mangusap ka po sa amin, Panginoong Diyos, sa gabing ito. And we are excited, Lord, to hear your word and to experience your grace. Maitaas ka po sa aming kalagitnaan. At ganun din, Panginoon, ang mga kasama namin sa amin pong pananambahan through FB Live. Nawa, Panginoon, ay gawin mo din pong pagpapala sa kanila. Ito pong aming pagsamba. Mahayag ka po sa aming kalagitnaan na kumikilos sa amin pong mga buhay. At nawa po, Panginoon, ay patuloy po na maitaas namin ang iyong dakilang pangalan. Bigyan mo po kami ng karunungan para po aming maunawaan, Panginoong Diyos, ito pong mga nais mong mensaheng ihatid sa amin. At Panginoon, nawa ito'y aming magagawa, may apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Basbasan mo din po ang iyong lingkod na siyang maghahatid nito sa gabing ito. Basbasan mo po ang kanyang mga labi upang siya ay maging instrumento ng iyong grasya at ng iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. This we pray in Jesus' name. Amen. Tawagin natin ang atin pong Diakonesa, si Ate Edel, sa pagbasa ng kanya mga banal na salita ng Panginoon, at pagkatapos ay hayaan natin na i-deliver niya yung salita ng Diyos para sa atin. Nanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo, nasaan man po tayo, and if we are able,
No, kung tayo po ay nasa kanya-kanya po nating tahanan, samahan niyo po ako sa pagbasa ng mga banal na salita ng ating Panginoon mula po sa 1 Corinthians, unang Korinto, kabanata 15, talata 1 hanggang 11. Ang muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat binigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan sa sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nakita rin siya ni Santiago at ng lahat ng mga apostol. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat dapat tawaging apostol. Sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang pinaniniwalaan ninyo. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Amen. Maari na po tayong maupo. Ayan, ngayon po ay medyo hinihingal pa po kami doon nila Pastor dahil po kakadating lamang po namin mula po sa isang service ng atin pong kapatid na mayapa po, no, at kakadating lang po namin sa church. And praise God po sapagkat umabot po kami sa oras ngayong gabi, no. Ayan, sige po. Ngayon pong mga panahon po na ito ay malapit na naman po ang Kwaresma po, no, or ang Holy Week na atin pong tinatawag. Yan. At sa tuwing sumasapit po o sasapit po ang panahon na ito, ano po ang inyong nararamdaman kapag inyo pong napapanood, no, yun pong Passion of the Christ na tinatawag po natin, no? Siguro po, ang iba po sa atin ay nalulungkot po tayo. Yan. Hindi lang po tayo nalulungkot, kundi nandun din po, naiiyak po tayo, no? Dahil po nakita natin kung gaano pong ang ating Panginoon ay mahal po ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanya pong pagbibigay ng buhay para sa atin. Nandun yung pagpapasalamat natin sa ginawa po ng ating Panginoon, no, para sa atin, para sa bawat isa po sa atin. At maaaring through that, sabihin po natin kasi mostly napapanood po natin to through video, no, nandun din po yung hinihipo po yung ating mga puso sa pamamagitan ng bawat senaryo na atin pong napapanood dito. And truly, na ito pong ginawa ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay napakasarap pong balik-balikan. Kahit po
Hindi mo lang naman po siya every Holy Week pwedeng mabasa or pwedeng mapanood. Kahit from time to time, pwede mo siyang panoorin, pwede mong balik-balikan yung ginawa ng Lord para sa iyo at para sa akin na ito nagpagbibigay po ng kanyang buhay. Bagaman ito po ay isang kwento o kasaysayan na atin pong maituturing, no? Ngunit naniniwala po tayo na ito pong ginawa ng Diyos para sa bawat isa ay isa sa pinakamahalagang bagay at pinakamagandang bagay na ginawa po ng ating Panginoon para sa bawat isa po sa atin. And that gesture from the Lord, no, yung pagbibigay po ng kanyang buhay, ay tunay po na dapat nating tanggapin at paniwalaan at panimpalatayaan sa atin pong mga buhay. Doon po sa binasa po nating text ay binalikan po yun ni Apostle Paul, no, yung ginawa pong kagandahan ng loob ng ating Panginoon. Kanina po, sabi po ni Pastor, ginamit din po ito ni Pastor sa kanya pong sermon sa 9 days. Sabi ni Pastor, iyan text mo, pang patayan, sabi ni Pastor. No? Pero tignan po natin, yung gustong ipahayag po ng Lord para sa bawat isa sa atin, ngayong gabi po na ito, sa pamamagitan po ng teksto na ito, noon na kung saan po ay ipinahayag ni Apostle Paul yung kagandahang loob ng ating Panginoon, no, and how he encountered God in his life, and kung paanong nung na-encounter niya ang Lord ay patuloy na ipinahayag niya ito sa kanyang buhay. Yan. Sabi po natin kanina, yung ginawa ng Lord na ito, kumbaga parang isang kasaysayan eh. No, masabi natin na isang kasaysayan. Mula po sa text na to, tignan natin kung ano po ba yung dapat nating gawin, no? Dapat nating gawin at maaari nating maging pagtugon doon sa ginawa ng Lord para po sa bawat isa po sa atin. Una po, sabi po doon, tanggapin ang mabuting balita bilang saligan ng ating mabuting pananampalataya. Tanggapin ang mabuting balita bilang saligan ng ating mabuting pananampalataya. Sabi po ni Apostle Paul sa verse 1, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Yung pong saligan ng ating pananampalataya ito po yung yung pagdiligtas ng ating Panginoon sa ating mga buhay, no, yung pagkaranas at yung ginawa ng Diyos para po sa bawat isa po sa atin. Ang sabi po natin kanina, ito po isang storya, no? Ito po ang binigay at ginawa ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Ano nga po ba yung dapat nating gawin dito, no? Mananatili na lang po ba itong nakatala sa ating Biblia? Mananatili na lang po ba ito na nabasa po natin, narinig natin sa simbahan? Mananatili na lang po ba itong napanood po natin, no? Hindi po siya dapat na manatili na ganoon lang, kundi dapat po, syempre sa ating buhay, tanggapin po natin, una, yung pagliligtas po ng Lord na yon sa ating mga buhay at yung ginawa po ng Lord sa ating mga buhay. At mula po doon, hindi lang din po siya isang pagkatanggap sa buhay natin na tinanggap ko ang Lord at nakilala ko ang Diyos sa buhay ko. Kundi nandoon po sa ating mga buhay,
yung kaseryosohan ng pagkakilala po natin sa ating Panginoon. Nandun po yung totoo sa ating puso, yung pagkakilala po natin at pagtanggap po natin sa ating Panginoon. At lalo't higit po, nararanasan po doon yung kabuguhan ng ating pong mga buhay. Tanggapin ang mabuting balita bilang saligan ng ating mabuting pananampalataya. Kapag po sinabi nating saligan, para sa akin ito po yung pinanghahawakan mong matatag. No, pinanghahawakan mong matatag. Kayo po ba, ano yung pinanghahawakan nyo no, sa inyong buhay, sa inyong pananampalataya? We believe that our God is a living God. At yung kanya pong pagbibigay ng kanyang buhay para sa bawat isa po sa atin ay, kumbaga, that is God's grace para po sa ating mga buhay. Again, tanggapin ang mabuting balita bilang saligan ng ating pananampalataya. Ikalawa po, ibigay at ibahagi ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Yan. Ibahagi po natin sa iba kung paano natin itong naranasan. Kasi pagka po nakaranas tayo sa buhay natin, hindi lang natin ito kinikip. Hindi na lang po natin ito sinasarili. No? Kung paano po nating nakita at naranasan at nalaman, dapat nandoon po, na, kumbaga nasa heart mo, na very excited ka to share to other people kung ano yung ginawa ng Panginoon. Kung ano yung alam mong tunay na ginawa sa iyo ng Lord. No? At sa atin pong pagbabahagi, no, dapat po sabi ko po dito, lagi po tayong maging handa sa pagbabahagi natin to other people. And we must also know our faith. Hindi pwede pong nagbabahagi tayo, pero hindi naman po tayo tiyak doon sa ating binabahagi. Hindi po tayo tiyak doon sa faith na ating pinaniniwalaan at sinasampalatayanan. Kaya po mahalaga yung pag-aaral ng word ng Lord sa buhay po natin. Hindi pwedeng puro lang tayo pakikinig. Nandun din po yung, syempre yung karanasan at yung patuloy na pagsasaliksik ng salita ng ating Panginoon. Huwag po tayong maging madamot sa kung anong naging karanasan po natin sa Lord. Kung paano po natin siyang nakilala at tinanggap sa ating mga buhay. Sabi po, our God is a living God. Kung paano tayong naniniwala that our God is a living God, dapat sa buhay din natin, nakikitang buhay ang ating Panginoon. It must be heard, it must be seen, it must be felt. Kumbaga, ganun po siyang dapat na maranasan sa ating mga buhay. Ibahagi kung ano ang karanasan ng pagliligtas ng Diyos sa buhay mo. Tsaka po, pag naranasan mo yun, nandun yung excitement. Sabi ko nga po kanina, nandun yung excitement sa heart mo. Hindi mo yun maitatago. Kasi naranasan mo kung paano kang niligtas ng Panginoon. Naranasan mo kung gaanong kabuti ang Lord sa buhay mo. Na meron palang nagmamahal sa iyong isang Diyos at tatanggap sa iyo. No, nandun pala ang Panginoon. Number 3 po, very short lang po, mabilis lang po tayo. Okay po, number 3, ipahayag na ang kanyang pagkabuhay na maguli ay mensahe ng kaligtasan at pag-asa para sa lahat. Ipahayag po natin na ang kanyang pagkabuhay na maguli, na muli ay mensahe ng kaligtasan at pag-asa para po sa lahat.
Kung minsan po, Anuik, nahihiya po tayong mag-share. At nandoon po yung fear sa bawat isa po sa atin. Pero po, dapat i-ano natin sa Lord, idalangin natin sa Lord every time na dumadating po tayo sa ganitong pagkakataon. Dahil we do not know that there are people who really need, no, the Word of God, the God who saved sa ating buhay. At ito pong pagbabahagi natin na ito sa bawat isa ay, kumbaga, wala po dapat tayong tinatangi na kung sino ang dapat na makatanggap sa ating Panginoon. Dahil tayo po ay channel of God lang, na ginagamit lang po tayo ng Lord para i-share yung kanyang mga salita at yung kapag-ibig niya sa bawat isa po. Let us be a channel of God, or maging way tayo ng, gamitin po tayo ng Lord para ibahagi yung kaligtasan at pag-asa sa bawat isa po sa atin. Huwag po tayong mag-doubts in our hearts. No, ako po, sinare ko po ito sa mga mayaf nung nakaraan. Sabi ko, alam niyo po, ako po nahiya po ako pagka po nagsishare ako na medyo mas may edad po sa akin. Nandun yung fear ko, baka maiyak pa po ako ngayong oras na to. Nandun yung fear ko kasi, parang feeling ko they are, alam niyo po yon, na mas may maalam sila sa akin. Pero God is always telling me that it's not about the knowledge and the wisdom na meron tayo, but it's always yung karanasan mo sa Panginoon. Mahalaga yun, mahalaga yung knowledge. Pero mas iba yung naranasan mo, yung ibinabahagi mo sa ibang tao. Kahit nagda-doubt po tayo, natatakot tayo, nagda-doubt tayo una sa sarili natin, sa pag-share natin to other people, and nagda-doubt tayo sa mga tao na babahagian po natin. Pero hindi po yun ang mahalaga. Ang pinakamahalaga po, yung ma-share natin si Lord sa ibang tao. Kung paano pong si Apostle Paul ginamit ng Lord, we believe that we can also be used by God to share His love, to share His grace, no, sa bawat isa po sa atin. Patuloy po nating ipahayag itong mensahe ng kaligtasan at pag-asa para sa lahat. Minsan pagka po mas mataas yung mga tao na nasa harapan natin, natatakot tayo. Pero hindi po eh. Yung mahalaga dun, yung marinig na nila kung ano yung nais ng Diyos na marinig nila sa kanila pong mga buhay. Ito pong tatlong bagay na ito, yung una po, yun po yung karanasan ni Paul. Pero yung dalawang binahagi ko po sa inyo, ito yung respond natin, yung pwede nating maging respond, no, sa pagkaranas, sa pagkakilala at sa pagkaalam po natin sa ating Panginoon. Kaya po, nawa sa ating mga buhay, kung paano nating naranasan ng Diyos, patuloy po tayong magpagamit sa Panginoon. Sabi po dun sa verse 10, ngunit sa kagandahang loob niya ako'y naging apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan. Napakaganda po nung huling sinabi po na yun ni Paul. Basahin ko po siya ulit. Sabi po niya, ngunit dahil sa kagandahang loob niya ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang pinaniniwalaan ninyo. Alam niyo po, knowing Paul, siya po yung isa sa mga masasabi natin na matinik na taga-usig ng ating Panginoon.
But when he encountered God sa buhay po niya, nakita po natin kung paano pong mas ginamit siya ng ating Panginoon to share the word, to share God to other people. Dahil naniniwala po tayo na walang imposible sa ating Panginoon. And also, sabi po niya doon, yung lahat ng bagay na ito, hindi po ito dahil sa sarili niyang kakayahan, no? Kundi nandun po yung ito ay dahil po sa kagandahang loob ng ating Panginoon. We believe kung paano po itong naranasan ni Paul, we can also experience it to our God. Ang pinakamahalaga is that we surrender our hearts and our lives to God. At patuloy na tanggapin po natin siya sa ating mga buhay. At naniniwala po tayo na patuloy pong gagamitin ng Lord ang buhay natin. Nakita po ni Paul kung ano yung worth niya and also yung purpose ng kanyang buhay sa pagkakilala po niya sa ating Panginoon. And tonight, naniniwala po ako, ganun din po tayo. Minsan nakala natin ay wala lang saysay ang ating buhay. Pero when we encounter God, kapag na-encounter po natin ang Lord sa buhay natin, our worth and our purpose, malalaman po natin ito sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ngayong gabi po, kasama ko man po kayo dito, or nasaan man po kayong lugar, kung paano pong ang Diyos ay Diyos na buhay, no? Nawa po eh, sa ating mga buhay, makita po na buhay talaga ang ating Panginoon. No, maipahayag po yun sa pamamagitan ng ating mga buhay. Sa pamamagitan ng ating buhay, maipahayag natin yung pag-ibig, yung pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. Patuloy pong gamitin ng Lord ang bawat isa po sa atin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Purihin ng Diyos sa isang napakayamang mensahe, mapanghamong mensahe sa atin, ating Deaconessa. Ganda ng message, ano? Dahil si Jesus ay muling nabuhay, eh kaya nating harapin anumang mga hamon ng paglilingkod na tayo'y magpapatuloy. Amen. So magpatuloy tayo, mga kapatid, at awitin natin ang ating pangwakas na awit, O Master, let me walk with thee. Sa pagkawat, o glingkod.
Dadako po tayo sa huling panalangin. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na lumagay po tayo sa presensya ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanyang biyaya at asahan natin ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng anumang mga karaingan na ating dadalhin sa Kanya. Basta hingin lamang natin ang Kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat sa iyo sa isang gabi na pinagsama-sama mo kami, narinig namin ang iyong mensahe. Salamat po na ang katotohanan na ikaw ay namatay ngunit muling nabuhay ay may hatid na kasiglahan at kalakasan sa aming buhay na mga mananampalataya na humaharap sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Sabi nga po Panginoon ng isang kanta, because He lives, we can face tomorrow. And yun, Panginoon, ang aming panghahawakan. Dahil Ikaw ay buhay, kami magpapatuloy. Dahil Ikaw ay buhay, kami man ay magtatagumpay. Hindi madadaig ng anumang mga pagsubok na aming nararanasan. Tulungan mo kami, Panginoon, na panghawakan ito upang itong mga buhay namin na ito ay magamit mo para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan at ikasusulong ng iyong ebanghelyo sa lugar na ito at sa marami pang lugar na iyong pagdadalhan sa bawat isa sa amin. Palain mo po ang aming Deaconessa na siyang naging tagapaghatid ng mga mensaheng ito. Pagpalain mo po, Panginoon, sila na mga nakinig at nahamon ng mga mensahe ngayong gabi. Nawa, Panginoon, ay magsilbi itong inspirasyon, lakas para panatag kami na susunod at magpapatuloy sa ministeryo at misyon na tinawag mo kami. Panginoong Diyos, sa iyo namin hinihiling na pangunahan mo kami sa mga natitira pang mga araw ng linggong ito hanggang sa susunod na pagkakataon na kami ay magkita-kita sa gawain. Nawa po, Panginoon, ay ingatan mo ang aming mga buhay. Patuloy na Ikaw ang magbigay ng aming mga pangangailangan at magpagaling ng aming mga karamdaman. Nawa, Panginoon, ituon mo ang aming pansin sa iyong kaluwalhatian. Ma-focus kami hindi sa mga alalahanin at suliranin at sa mga balakid na nasa paligid namin, kung hindi sa iyong maliwanag na mukha na nagbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas sa araw-araw. Panginoong Diyos, pagpalain mo po sila na nakatutok sa kanilang mga tablets, sa kanila pong mga cellphones, at nakisama sa aming panalanginan, sa aming pong worship service na ito. Ano man po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan sa buhay, I pray that this moment, kung hawak man nila ang kanilang mga gadgets, ay dumaloy ang iyong biyaya, dumaloy po ang iyong pagpapala, dumaloy po ang iyong kaawaan mula po sa lugar na ito hanggang sa mga tahanan po nila na mga nanonood at talaga pong maranasan ang bawat isa sa amin ang nag-uumapaw na biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa iyo po namin patuloy na itinatalaga ang aming mga sarili at buhay. Kami patuloy na maglilingkod, kami patuloy na susunod, sapagkat panghahawakan namin ang matibay mong mga pangako sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
ngayon, mga magulang, mga kapatid, mga pinakaibig, humayo tayo. Taglay ang pag-asa, kalakasan at inspirasyon. Taglay ang biyaya na hindi nagmamaliw mula sa ating Diyos Amang sumasamang langit. Ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo at ang kasi ng banal na Espiritu magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin, mga kapatid. Sana po ay patuloy kayong ingatan ng Panginoon saan man kayong lugar naroon. God bless po sa ating lahat at magandang gabi po muli sa inyong lahat. Amen.